Love is patient and kind. It does not envy, does not boast, and is not proud. It does not dishonor, nor is self-seeking. Pagbubutihin ko na po. It is not easily angered, and keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It bears all things, believes all things, always hopes, and always perseveres. Love daw ni Enteng, sabi ni Rosdy. Matulog na kayo dyan. Matulog na kayo. Tina. Ay, Papa Rosdy, thank you, ha. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ay, nako. Ay, 8633-3249. Pwede minsan lahat na nakantaboy sa atin. Wala kang joke, anong ginawa ko habang break time? Eh, dinanood ako ng Judge Judy. Ayan, ay, Dennis Francisco, happy birthday sa'yo. Antabay ka, di ba? La, 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 la. May caller tayo, pero tawag lang. Ayan. Monski Avila. Uy, nakaantabay. Monski! Ay! Maraming salamat nga pala mga pangga. The last week, I asked some of the members ng, alam nyo na, mga supporters natin to gather around the effort of, contributing para sa, tawag nito sa, in support of the medical expenses ng ating kasamang si Monski Avila na fan ng cardiac, no? And they were able to gather 31,000, almost 32,000 para kay Monski at naibigay na, no? Monski, pagaling ka, brother. Pasensya ka na. Yan lang muna inabot ng grupo. Actually, tinatanong ko na si Raquel kung bibigay na yung pera o hindi pa. Sabi ko, ibigay na kagad para magamit muna, ha? So, they were able to gather 31,921.64. Ate Raquel, maraming salamat sa iyo at sa mga kasama mo na nag-organize niyan. Thank you very much. Thank you. Magpagaling ka na, mag-jogging tayo. Ha? Magpataba ka na. Kasi kamukha kita, di ba, pag mataba? Ay, nako. Ay, Ate July ba to? Hello sa iyo, maligayang bati. O yan, baka mamaya, may mga papabahat sa akin, hindi ko na mabati-bati. Huwag niyo, huwag kayo magalit sa akin, ha? Love niyo naman ang papa niyo, di ba? Huwag kayo magalit. Ano ba yun, oh? Ayan, hello po sa inyo lahat. Janice Flores. Abati naman, mahal na yung patron, Nuestra Senora de la Soledad, Happy Feast Day, September 14 to 15. Happy Feast Day po, ayan, sa inyong mga kasama.
Watching from Hong Kong, sabi ni Rachel Gumarit. Hello po. Ayan. Personal ko na siya. Pupuntahan sa Cavite Pops. Ah, hindi ah. Ibibigay pa lang? Oh. Nabigay na ba, Ate Raquel? Nabigay na ba? O ibibigay pa lang? Ah, oh. Nabigay na o ibibigay pa lang? Alam niyo kung mayaman lang ako? Ako, hindi na magpapaambag pa. Kung ibibigay pa lang, baka may gusto magdagdag po dyan, ha? Oh, alam niyo naman, oh, yung mga natin. Pero kung nabigay na, oh, di magbabatcho tayo kung saka. Nagbigay na. Oy, salamat at Raquel, ha? See you lang. This is my first time to watch your evening radio show live in Facebook. Wow, English. Mayaman. Thank you. Oo, oh, na-English tayo dun, ha? Ano tabo niya? Nakakamiss makinig sa'yo. We are listening from General Trias Cavite, Romano and Azaula family. Ayan. Wala ba si gandang karap? Pahingan niyo naman yung taon ba kayo? Oo. Hindi po niya programa tong gabi, ha? Inuulit ko. Hindi po niya program tong gabi. O, pag nandito po siya sa programa natin paggabi, nakikisuyo lang po tayo sa kanya. Ha? Oo. Miriam Halim, makapagtanong apat na question mark tayo, tatlo pala. (laughs) 8633-3249. May TikTok ako ha, baka gusto nyong ano. Wala, gusto nyo na i-follow. Bakit ba? 8633. John Alim. Snooki Malundas. Team Banana. Doris Gab. Lian Pinarco. Giselle Morales. John Broquiza. Kajak natin sila po. Shikaina Pangantihon. Pabati naman yung mama ko, Irene. Nakaantabay din kami. Sa inyo, pabati. San Rafael? Santo Tomas, Batangas. Ay, talaga. Oo. Si Tina Ibias. Oh. Hello po, maligayang bati po. Maligayang pakikinig po. Ah. 8633-3249 mga pangga. 8633-3249. Oh. Magandang gabi sa inyong lahat. Oh, baby. Okay, meron ng caller si Ashley daw. Sabi ni Hepe. Kunin ko na, Hepe. Pwede na kunin, no? Si Ashley ng South Korea, Socor. Hello? 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 Hello, Ashley. Hello po. Good evening. Oh, good evening. Ikaw ba yung mesa o mga isda? Yes po. Yeah. Ano kayo pa? Ay, kami naman po, siyempre. Kami naman. Eh, last time, parang ayaw mo na eh. Ay, hindi naman po. Nangita ko ng payo. Sinumpong ka lang last time. May mga ganung araw, no? Opo, yung minsan may topak pa ganun. Hmm. Ano, muwi na ba? Galing ano, Laot? Yes po, muwi. Hmm. Yakap mo? Siyempre. Minasage mo ah. Ay, minsan. Ang hina mo naman. Ito, minasahin mo na eh. Pagod yun ang isda yun eh. Pagod po eh. Mamaya ma. Tamang po pag minasage mo tapos pagod yung tao. Uy, masarap yun. Nakaka-relax yun, ha? Eh, gusto niya po matulog. Eh. Mamaya, masahiin na si Rena yan. Magselos ko. Dapat na, matawag ka. Ah, about po sana sa ano, hingi na po ako ng payo. About po sa family po ulit. Hmm. Bakit? About po sa papa ko. Mag-birthday po kasi siya ngayong buwan. Hmm.
tapos 5 years na po. Lakasan mo, dikit mo sa labi, baka kunin ka ng kumaw. Ay, sa labas po kasi ako ng bahay. Ha? Nasa labas po kasi ako, nasa loob yung mga, yung baka maingay po, kaya lumabas po ako. Hello? Hello, ha? Narinig na po? Ah, sige, sige. About po sana doon sa papa ko po. Hihirang po sana ako ng payo kung anong dapat gagawin kasi 5 years na po kami hindi nag-uusap. Ah. Kasi ang history po kasi, in-invite ko yung mama ko 4 years ago dito sa Korea. Tapos, mga ilang years, 2 years after, nalaman namin may iba na siyang kinakasama. Nani mo nagpunta ng Korea? Opo. After 2 years, ano na? After 2 years po, kasi bali, in-invite ko po yung mama ko para tulungan sa mag-alaga ng mga anak ko po. Tapos after 2 years po, nalaman po namin, while nagtatrabaho yung mama ko, nagpapadara sa Pilipinas, nalaman namin na may iba na pala siyang kinakasama po. Kumbaga, tapos bago niya nahuli, akala na nanay mo, okay sila. Opo, bali siya po yung pinapadala ng allowance sa mga kapatid ko, siya yung nagmamanig sa pera, para sa bahay, yung ganun. Tapos, malaman na lang po namin, may iba na po pala siyang kinakasama. Kailan niyo nalaman? Anong buwan? Ay, hindi ko na po tanda. Kasi 2 years ago pa po yun. Okay. So, 4 years ago na nandiyan nanay mo, no? Magpo 4 years na po. Ngayon, okay. 2 years ago, nalaman na nanay mo na may kinakasama. Nung nalaman na nanay mo may kinakasama yung asawa niya, tatay mo, gaano katagal na yung kinakasama niya? Bago pa lang po ata. Siguro mga months pa lang po. Pero okay naman sila. Kumbaga wala silang problema. Doon po. Wala po silang problema. Kasi masaya naman sila nag-uusap araw-araw. Okay. Okay. Parang ganun po. Ano na nangyari? 2 taon na nakakaraan. After po nun, umalis na po yung papa namin. Papa ko pala po sa bahay. Tapos sumama na siya doon sa babae, bali nagbukod na po sila ng bahay. Iniwan niya po yung mga kapatid ko na wala nag-aalaga doon sa bahay. Ilan taon yung mga kapatid mo? Yung bunso po namin is 11 po. Pinili niya yung girl? Parang ganun po. Simula po noon. Yun talaga yun. Iniwan niya eh. Pinili niya yung girl. Siyempre, siguro. Ibig mo sabihin sa akin, nung kinasama niya yung girl, iniwi niya sa bahay kung nasaan yung mga kapatid niya? Hindi naman po. Bali nang kikita lang daw po sila sa labas. Hindi po namin exactly alam. Baga kinuklento lang po nung kapatid at nung bunso namin kapatid. Kasi pinapakilala po nung papa ko doon. Nung finally nalaman na, tinuloy na ng tatay mo. Opo. Parang gano'ng nangyayari po. Okay. Tapos, ngayon po, simula noon, nung pa 5 years na po ngayon, na hindi ko na siya kinakausap. Eh, di ba ito in-help yung sila na mahuli? Opo, bali, in-invite ko po yung mama ko before. Ibig sabihin ba, nung in-invite mo nanay mo, hindi mo na kinakausap talaga papa mo? Kinakausap ko po, pero hindi po yung ano. Ay, kaya mo ngayon, 5 years mo din na. Hindi malayo nga po yung loob ko. Di ba, wait lang. 5 years mo lang din nakakausap ngayon, di ba? Tama ba? Opo, magpa-5 po. Ah, magpa-5 na. Kailan ba nahuli siya nanay mo? Magpa-5 years ago? Hindi po kasi in-invite ko yung mama ko 2000 something, parang ganun. Tapos nung after, magdadalawang taon na yung mama ko, doon po namin nalaman na may iba na siya. Ibig mo sabihin sa akin, hindi ko lang tapang pagkakaintindi ko, nung time na ini-invite mo, nung time na ini-invite mo yung nanay mo, hindi mo na kinakausap yung tatay mo. Hindi po sa exactly na hindi kinakausap, pero yung parang malayo na yung loob mo. Nakikita lang po sa opo. Parang sa video ko lang po nagahay ganun. Lang. Pero ibig sabihin bago nung time na iniin, bago mo pa nahuli, bago niyo pa nahuli na may ibang kinakasama yung tatay mo, tama? Malayo na yung loob mo sa kanya. Opo, pero kinakamusta ko po siya. Nagre-reply naman. Ate, hindi lang ang sagot ko sa tanong.
Bago mo pa nahuli, ano ba? Ang gulo mo, parang ang bulhok. Sorry. Bago mo pa nahuli yung tatay mo na may kinakasamang iba, bago pa siya nagkaroon ng kasalanan sa nanay mo, sa inyong magkakapatid, hindi na kayo ganun ka-close. Yun ang timeline ng kwento mo. Yes po. Tama? Yes po. Nalalong lumala nung nahuli. Yes po. Ayun. Parang ganun po. Ano yun? Okay. Oh, malinaw na. Yay! Okay. Okay lang yan. Kaya natin to. Tuloy. Ang hirap magkwento, Papa Jackson. Hey, sabi mo kasi 2.5 years na mahuli. Diba? Opo. 2.5 years ago nang mahuli ng nanay mo yung tatay mo. Pero 5 years mo nang hindi nakakausap. Magpa-5. Di ibig sabihin, bago pa nahuli, hindi na ka nag-uusap. Opo, parang ganun pa. Anong parang oo at hindi lang yun eh? Ay, oh. Oo nga po. Yan. Kaya. Oh, kinakabahan ulit ako. Magkakabahan. Darating yung makumaw, hapunin ka. Yeah. Hindi kasi. Tapos, oo. Oh. Oo nga po. Hmm. Bali, magpa-birthday po siya ngayong buwan po. Hmm. Tapos, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko kung gusto ko siyang batiin sa birthday niya, bigyan ko siya ng kahit panganda, kahit konti. Bakit mo bigla naisipan kasi birthday niya? Hindi naman po sa tsaka mo lang birthday niya. Kumbaga, hindi sa takang alam mo ko, napaka-plastic mo kausap. Hindi po totoo po. Wait. Hindi ko masabi. Wait. Stop. Maliwanag sa usapan natin na kaya mo siya naiisip bigyan ng something at kaya siya pinag-uusapan ngayon kasi magba-birthday na siya and you want to be a good daughter, diba, to give him something during his birthday, tama? Opo. Wag mo sabihin sa akin hindi dahil birthday niya dahil yun ang dahilan eh, kaya ito nagka-uusap mo yun eh. Hindi nga po, birthday niya. Hindi pa nga po alam kung anong gagawin. Kaya nga. Dahil birthday niya, kaya mo naiisip na baka it's the perfect time for you to reconcile with him. Tama? Parang upo. Parang, dahil birthday parang niya. Yung naghahanap ng timing. Dahil birthday ganun. Niya. You think opo. His birthday will be the perfect time para mag-reach out. Tama? Opo. Yun nga, parang, dahil birthday nga niya. Ba't ang gulo mo? Nagabalag pa to. Parang an-an, ang gulo ng kalat-kalat ka. Nalabas po kasi ako, ang lamig na po eh. Malamig dyan? Autumn na po kasi. Ay! Eh di mo, naglalaglagan na yung mga ano dyan, yung mga tawag nito, yung mga dahon. Halaman po? Oo. Ay, hindi pa po masyado. Parang nagda-dry pa lang po. Di ba pag spring na yun, yan na yung maganda yung mga ano? Yung ang spring po, nagbo-bloom sila. Pero pag autumn, namamatay. Alam ko naman yung spring, sobra ka naman. Kumbaga pag spring, yun na yung mga... di ba yung pag autumn, yan yung naglalaglagan, nagdidilaw na yung mga dahon sa maganda tignan? Opo, maganda po yan. Yan, o di ba? Autumn. Bakit wala sa kanta yan, no? Winter, spring, summer, or fall. Yung autumn ba yung fall? Pareho lang? Opo. Ay, kumbaga nagkakaroon ng fall kasi may autumn. Ang gulo. Parang gano'n na nga po. Sorry mga medyo ignorante ako sa ganyan. Oh, anyways, anong tanong mo sa akin? Ano po ba yung best way na, I mean, yung dapat na, ay, paano ba yun? Okay. Yung dapat gawin para makausap ko po siya. Tawagan mo. Yung tipong walang away, yung ganun po. Bakit birthday niya eh? Kala ko ba gusto mo siyang bigyan ng something? Bakit away iniisip mo? Hindi kasi po, baka andun po yung asawa niya ngayon. Anak ka, ate, you have all the right to talk to your father. You are the daughter. Nagkagalit po kasi yung... Well, you have to try. Alam mo, ganito ano? Okay, let's make something clear tonight. At naiintindihan kita. Huwag tayong magkunyari ngayong gabi na nagagalit ng walang dahilan yung babae. Kaya mali o tama yung ginawa nila, may dahilan kung bakit galit sa inyo. May sinabi kayo sa babae. At naiintindihan ko kayo. Kasi sa paningin nyo, inagaw nila yung tatay niya. Tama? Opo. Tama? Inaway nyo yung girl. May mga sinabi kayo masakit. Tama mali? Tama po. Okay. Yan. Bet ka siya. Yan. At least, di ba? Malinaw na.
Tama, di ba? Parang maninira siya ng pamilya. Ayan, okay. Parang ganun po. Yeah, of course, no? So ngayon, ate, are you expecting ate na yung babae hindi galit sa inyo? Siyempre galit yun. Kaya tama o mali, it's human nature. Nasabihin siya na makate, malandi. Homebreaker, sinabi niyo yan, tama mali. Tama po. Oh, di ba? Oh. So, human nature, galit siya. In the spirit of humanity, ate, di ba? And the spirit of you being the daughter and him being your father, you want to do something special for your dad kasi may birthday, tama? Tama po. Oh, di. Tawagan mo. I mean, if you really want to exercise, I want you to listen carefully. Are you ready? Yes, if po. You badly want to exercise yung pagiging anak mo sa kanya, you're going to brave yung mood ng babae. So what? Kung ang end goal ko, kung ang end game ko ay makausap tatay ko, kaya makarinig ako ng kahit anong masakit. Titisin ko hindi ako kasagot. Makausap ko ng tatay ko. Kasi yun ang importante sa akin. Hindi yung sasabihin ng girl. Pero diba? Ano po ba dapat sasabihin muna sa kanya pag enter pa tawag? Happy birthday! Hindi nyo kailangan maging chami-chami. Hindi mo kailangan sabihin sa girl, alam mo, I really love to be, ano, to be your stepdaughter. I want you to be my stepmom. Hindi mo kailangan gumanon. Naintindihan ko na masama ang loob nyo bilang mga anak, kasi sa paningin ninyo, she will always be the woman who took away the family that you knew. Tama, mali? Tama po. Tama. But what's done is done. Tapos na. Magkasama na sila. Your father, an adult person, made his decision to be with her. Kaya tama o mali, that's another thing. Ang pinag-usapan dito, ikaw bilang anak, you want to do something for your father during his birthday. Tama? Pero Papa Jackson, parang nasasaktan pa rin po ako eh. Well, ate, ganito. Mamili ka. Birthday niya kasi, okay? Hindi ka pwedeng tumawag sa kanya ng birthday niya at sakit mo ang sasabihin mo. Huwag ka lang tumawag. Ibang araw na lang. Kasi birthday niya. Ganun kasimple yun. Tama po. Diba? Kung tatawag ka ng birthday niya at mag-iinaso ka sa kanya dahil birthday niya, ate, huwag ka lang tumawag. Tawag ka ng ibang araw. It's his birthday. That's one day a year. Give it to him. Wala akong pakialam mo nasaktan ka. Don't do it on his birthday. Because if you do it on his birthday and one day, wala lang sa mundo yung tatay mo, you're going to regret forever that you did something quiet. I'm talking. If you do something nasty during his birthday, di ba? Granting mo sa mga loob mo, sinira mo ang birthday niya, and one day, wala lang tatay mo, you are going to regret forever what you did, di ba, na inappropriate during his birthday. Gusto mo ilapas sa mga loob mo? Ibang bagay yon. Iba yung babati ka ng happy birthday, iba yung masama loob mo. Iiwalay mo. Parang plastikan po, ganun? Huwag nalang batiin ko plastikan. O, sa'yo galing yan, huwag nalang batiin. Paano po yung happy birthday tapos... Yun, exactly my point. Kung gusto mong bumati ng happy birthday, bumati ng happy birthday. His birthday has, di ba? I mean, his birthday ate should be exempted doon sa sama ng loob mo. That's one day. That's 24 hours. Tama. Di ba? Ngayon, kung sa utak mo yung gabi, tatawag ka lang para plastikin siya, para pag wala na siya sa mundo, wala kang pagsisiya na bit-bit sa puso mo, huwag ka nalang tumawag kung paplastikin mo tatay mo. Exact, stop. Yung word na paplastikin, hindi sa akin ang galing. So huwag mo sabihin sa akin, hindi po. No. You said that. Did you say it? Yeah. Okay, good. Tama po. Pero ang point ko po, so, sabi niya, parang, kung pwede bumalik siya kung don't pwede, do it on his birthday. Don't do it on his birthday. Okay. Happy birthday lang. Thank you. Ganun po. I don't know. Ikaw nagsabi you want to do something special for him. Yun nga po. Happy birthday. Tapos gusto ko siyang bigyan. Mamaya parang nakakaano rin po. Mamaya may gusto ko siyang bigyan na something tapos ayaw niyang tanggapin. Ano pong gagawin ko? Well, hindi ko alam. Don't assume na yung tanggapin. Pag may assume. Look, wala na lang plastikan dito. Ano? Actually, maliwanag naman sa utak nating lahat na hindi mo tatawagan yung tatay mo para matuwa siya sa birthday niya. Hindi purpose mo.
maliwanag yun sa utak ko, ate. Tatawagan mo siya sa birthday niya to make yourself feel good. You are saving yourself from the guilt that you might feel, di ba? Kasi kalahating dekada ka ng alof sa tatay mo. For whatever reasons, hindi ko alam. Pero gagawin mo lang ito kasi gusto mong gumawa yung nararamdaman mo. This has nothing to do with him. Hindi ito tungkol sa kanya. Your reasons are actually selfish kung bakit mo siya gusto makausap sa birthday niya. You want to play the role of a good daughter. No one's stopping yung anak ka eh. Alayaan mo yan. Then go ahead. Ang sinasabi ko lang, you want to create drama, don't do it on his birthday. Tama po. Ang problem ko, paano siya i-approach kung... Hindi ko alam. Kayo magtatanong. Halimbawa, nasa camera na po kami. Ganun, nag-uusap na kami. Halimbawa, anong sasabihin ko? Happy birthday, tapos... I don't know. Kamusta ka pa? Oh my God. Kamusta ka pa? Oh. May sakit ka ba? Look, ate. Hindi ko alam kung bakit bago pa siya iniwan, bago pa siya naghiwalay ng nanay mo, hindi na kayo nag-uusap dalawa. Diba? This is your story na binabasa ko lang. Hindi ko alam kung ano nangyari, bakit kaalup sa tatay mo 5 years ago. You distant yourself sa kanya. Po. Tama? Sorry, mali yung term. Tama ko. Po. You distanced yourself sa kanya. I don't know kung bakit. Ha? Bago pa sila naghiwalay ng nanay mo, you did not feel the need to be around your father. Na? Stop. Gusto kong maintindihan mo kung paano ko naiintindihan itong kwento na to. So ngayon, I don't know kung may kinalaman to, sa pandemic, sa COVID, no? Na-realize mo na maiksi ang buhay. You might lose your father anytime soon. Tama? You might not have the chance to talk to him. Tama? Tama po. Diba? I'm sure your father, being with somebody else, has no problem with wherever he is right now. He's okay. The mere fact he did not reach out sa iyo, he's okay. Whether that makes him a bad person or a good person, that's a different story. Ang kwento ngayon, tumatawag ka sa akin, you are asking me whether it's okay to greet your father happy birthday on his birthday and give him something. Yes, po. Logically, ate, no-brainer, syempre dapat okay lang yon. Anak ka eh. Pero huwag tayong plastikan. Hindi mo to ginagawa para matuwa ang tatay mo. Ginagawa mo to para wala kang bit-bit na guilt. Tama po. Sa puso kasi mo. So selfish ka. Mabigat po kasi. Yes. Selfish po yun. Yes. Dalawa body ka sa kanya. Para, hindi para sa kanya, para sa sarili mo. You're saving yourself from the guilt. But then again, ate. Hindi naman po. Namimiss ko rin naman po siya. No. Kung namimiss mo siya, ate, you wouldn't wait for his birthday. We have Monday. Kasi naghanap nga po ako ng way. If you miss your dad, it does not require a birthday celebration. You have Monday, you have Tuesday, you have Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Every week may araw. Kung gusto mong mag-usap kayo, mag-uusap kayo. You're going to reach out. You're going to make an attempt. You did not do it. Di ba? He is going to be celebrating his birthday. You wanna be a part of that. Para kunyari kasama ka. Pangilang birthday niya? 70th? Hindi po. Pangilang? Plus pa lang po yung papa 60? Plus. 54? 64. So yun lang yun. You want to be a part of celebration. Because if it's really for him, ate, you would have done it a long time ago. Bago pa sila naghiwalay na nanay mo, hindi ka na okay sa kanya eh. And remember... Pero hindi po ganun kalala. I don't know. Unlike po ngayon. Ikaw nagsabi sa akin, 5 years ago, hindi na kayo nag-uusap. When you went to Korea, hindi na kayo okay. Lumala na lang nung hindi niya nanay mo. Hindi ko to kwento. Kwento mo to. Tama. So, magliwanagan tayo, ate. Maliwanag na gusto mo siyang mabati sa birthday niya. Hindi para sa kanya, para sa iyan. Selfish yung dahilan. Pero, pwede ba o hindi? Pwede. Bakit naman hindi? Anak ka eh. It's well within your right to reach out to your dad. Selfish man yung dahilan o hindi, natutuwa ako na gusto mong gawin. Baka yun ang umpisa para magkaayos kayo. But if you want to create drama and talk about yung paghiwalay nila ng nanay mo, ate, huwag mong gawin sa birthday niya. Birthday niya yun eh. Tsaka isa pa, adults na sila. Kung naghiwalay sila, kwento nila yon, di ka kasama doon.
ang meron ka sa kanya ay pagiging tatay, ang pagiging anak at pagiging tatay niya sa'yo. Dahil yung pagiging mag-asawa nila, silang dalawa mag-usap doon. Hindi ka kasama doon. Okay. Anong balak mo bigay sa tatay mo? Tuna? Ano? Po, eh, bali, pera na lang siguro. Okay. Kasi hindi ko naman po alam kung ano yung gusto niya. Well. Gano'n ka nakatagal sa Korea? 10 years na po. So 5 years naman? 11 years. Mga kalahat, hindi ka na nandiyan ka, hindi na kayo nag-uusap na, hindi na kayo close. Bakit? Ano nangyari sa inyo magtatay? Hindi po. Close po kami nung dati, nandito pa po ako, nung mga 20s pa lang, gano'n. Kaya nga, 5 years ago nga. Hindi na, nag-umpisa kayo, hindi na, nag-drift up. Bakit? Ano nangyari? Ano, parang problema po sa ano, sa pera, parang gano'n. Okay. I don't know. Tapos nung invite ko yung mama ko, doon na nagsimula. Mm. Lalong lumala. Ayaw ba niya kasi na... Papa Jack, before kasi nagpapadala kami ng pera, nagtataka kami, bigla na lang nawawala. Hindi namin alam, malaki naman binibigay namin pang allowance na pangbayarin sa bahay. Hindi na babayaran yung mga bills sa kuryente. Hindi namin alam saan napupunta, kaya... Nagtataka kami. Simula nun, nag-aaway-away na. Parang ganun. Wala dun. Kasi tinatanong namin siya. Hindi na siya umano. Ngayon ba, meron pa siyang hinihingi sa inyo? Po? Ngayon ba may hinihingi pa siya sa inyo? Wala na? Hindi po na po siya. Nakakausap po eh. Kumbaga, siya na. He provides for himself na. Opo. Okay, good. Ay, opo. Parang good. Ganun po. Oh, good. You don't have to worry about him. Look at it, no? he made that decision na iwanan kayo. Kung tama o mali, pag-usapan nila na nanay mo yan. I'm sure they have problems kung ba't sila naghiwalay. No, hindi natin panghihimasukan yan. Kwento nilang magjawa yan eh. Hindi natin kwento yan. As children, as a daughter, ikaw, ate, of course you were hurt. But whether for them to go back to each other or not, that's for them to decide. Wala kang pakialam doon. Dahil hindi naman naputol yung pagiging tatay niya sa'yo at pagiging anak mo sa kanya na naghiwalay sila. Pero mabalik o hindi, hindi mo yan call. Call na nanay mo sila mag-usap. Nagigets ko yung ano eh. Eh, anak ako, anak ka, pero hindi yung jowa. Pero kahit tampon lang sana at dalaw dun sa mga kapatid ko, yung maliliit pa. Well, ate, I'm sorry. Parang gano'n. No, I'm sorry that he's that kind of a father. I'm sorry. No, what if he is a delinquent father, then he is. Diba? But tonight you're calling the show kasi gusto mo lang, ang basically gusto mo lang itanong kung okay lang bang bumati ka sa tatay mo, hindi mo nakakausap ng matagal na panahon na kasi ba birthday. Ilan naman ang punto mo, diba? Yopo. Oh, diba? Ang sinasabi ko lang naman sa'yo, okay lang, bakit hindi? Kaya ano pandailan, okay yun. Pero huwag mong dramahan sa birthday niya. Nung sumbatan, iniwan mo kami, camera, hindi mo magawin sa birthday niya. You're not supposed to do that on his birthday. That's stupid. Dapat happy birthday, tapos kumusta, ganun po. I don't know. Okay, ganun. Don't do any drama. Uh-huh. Birthday niya eh. Pero okay lang po ba kung sakali bigyan may bibigay akong something? Okay lang. Pero baka hindi tanggap po. Well, kung i-assume mo na hindi, ate, hindi ko alam masagot niya kasi... Hindi nandun po kasi yung ano niya eh. Look, ganito ano, yung kasing statement mo ate, paano kung hindi tanggapin, di ba? Yes po. Eh, imagination mo yan eh. Hindi naman sure yan eh. Ah, sagot ko dyan. Tapos pagtatawag po kasi, halimbawa. Paano po papasasan pagal mo tumawag ako tapos po nakasagot yung asawa niya ngayon? Well, makasuyo ka na maayos. It doesn't kill you to be respectful. Look, one way or the other ate, ikaw bilang anak, di ba? Lagyan mo sa utak mo to ha. You're hurt, you're in pain. Dahil, syempre,
para sa paningin ninyo kay magkakapatid, no? That woman will always be the woman who took away the family that you knew. Tama? Period yun. Tama? Tama po. But at the other end of the spectrum, ate, you have to respect your father's choices. If he is in love with that woman, at some point, that woman makes her your madrasta. Kung hindi mo kayang igalang, huwag mong bastusin. Because as we sit here tonight, that's the better half of your father. Diba? Kasi sa tono ng pagkatanong mo, paano ko yung babae makasagot? Well, baka makapag-away. Good evening, good morning. Pwede pa makausap ang tatay ko? Pabatiin ko na happy birthday. Sa tono ng usapan natin kasi, ang dating, pag yung babae na, diba? O pag yung babae na nakasagot, away na, na, gulo na. Hindi naman po sa away po. Oh, well, then go ahead and call. Hindi naman pala away. So what's the apprehension? Nasaktan ko sa Papa Jackson pag yung kasama niyong nakikita ko. Teka lang ha. Yung nagko-comment dito na Japanese ba ang pangalan ng Korean, no? Itong nakaka-stress kang animal, sabi niya. One more time that you insult a caller, di ba, to your standards, which you think is wrong. Yung ginagawa namin dito, yung position ng caller, di ba, give your own advice if you want. Na? Pero wag animal, tatawagin mong animal, maganda ka masyado? Ito ko nagkakomment, maganda ka masyado? Tarantado ka. I do not need you to be on that fan page, ate, just sa comment section ko. If you're going to be like that. Masyado ka magaling. Bakit naman nun? Diba? Kung ikaw pala magaling magpayo, sana naging DJ ka, tagpayo ka sa ere. Para gawin mo style mo. Ayan mo na, ate. Don't worry, I can handle this. Pero thank you po. At paano po naliwanagan po ulit ako? Nakasabi ng animal eh. Akala mo sino kang kinaganda mo yung hayop ka? Hayop ka din pala eh. Inuulit ko ha. Inuulit sa mga... Ito, I apologize ate. Ako na nag-apologize for you. Anyways. Okay lang po. Understand naman. Yung mga nandyan, pag nagpapayo kayo ng version niyo, pinapayagan ko kayo. Pero para laitin nyo yung person ng tao. Ay... Gong-gong ka. Anyways, go and greet your father. Yes, po. It will not kill you. Eh, parang gusto ko lang mabawasan yung dinadala ko. Yeah, see? Kasi namimiss ko rin po siya. Yan ang dumalabas na to. You're doing this for yourself. Parang gusto ko rin siyang katapaan na makausap. Kahit paminsan-minsan, hindi man araw-araw. Iba pa rin yung, ang hirap yung explain. Yung isang makausap ng Papa Jackson about the family, yung mahihiyan mo ng advice. Well, I don't know. You have to start somewhere. Ganun po. Sabi niya, wow, huwag kayo magalit, Papa Jackson. Oh, hindi na ako galit. Huwag niyo nang ulitin yan, ha? Ate, ha? Huwag mong ulitin yan. Hindi tama yan. Give your advice. What your point of view sa usapan dito. You're all welcome. Welcome kayo lahat. Pero huwag niyong sabihan ng animal yung caller natin. Ako, mga, paano ka sa caller? Para namang napakasama niyang tao. May problema yung tao mingi ng payo. Whether she's wrong or she's right, diba? That does not make you in the position to call her an animal. Expression lang namin yan. Okay, I forgive you. Okay na. Kung mag-lipstick ka na dyan ulit. Lipstick ka na. Okay, now let's go back to you. Tawag nito, Ashley, do yourself a favor, right?
Alright? Ashley. Oh. Go ahead and greet your dad. Whatever the reasons behind. Go ahead and greet your dad. Happy birthday. Don't bring up anything that will ruin the day. Gets? Yes. It is birthday. That's the very nature kung bakit ka gagawa ng effort. It is birthday. Gets? Parang ano? Ano yan? Parang yun ang nakikita kong way para kita paano usap kami. Well, I don't know. That's yun lang. You wanna bring up some other topics, do it some other day. Toots! Alright, balitaan mo kapag naka-ano ka na. Magkano mapadala mo sa kanya sa birthday niya? Para... Magkano mapadala mo? Malintang po. Hepe, magkano gusto mo, Hepe? Share tayo dito, ha? Pangkape lang po. Doesn't matter. It's the thought that counts, right? Yes po. Salamat sa pagtawag, Ashley. Thank you po. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ito pa, isa to. John D. Guzman, buisit na caller. Inaano ka? Ito mga ito na pa. Cool down. Okay na, de. Okay na. Okay na. Kailan nyo naman naman yung passion at magpayo, di ba? Ikaw lang ang pag-ibig sa buhay ko. Na-na-na-na-nan. Kailan pa man. Hello kay Miss Lori na love ni Enting. Nabati ko na ito kanina. Oo. Oh. Kahit itanong mo kay Superman. Mahal kitang talaga. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko. Ikaw lang ang paraginip ko. Ay, boy cam. Ha? Ikaw? Ikaw, ha? Ano na? Ano na yung complaint ng Facebook page natin, boy cam? Ano na gaganap? Huwag ka nang magalit, Jake Cyrus. Oo nga, eh, no? Hi! Awa pala, si Jake Cyrus. Ay, naka. I can't stand fly. I'm not that naive. I'm just Erica Luis Belda. Hello to sa anak niya si Erica Luis Belda, sabi ni Maricel. Better part of me. Ayan po, napasaya niyo tuloy ako. Napagalitan, napasaya. O, ayan, gusto ko yan, no? O, napagalitan. O, yan, wala naman. Ba't tinatayo, te? Luka na raw siya. Anay, puso. Anay. Nasakit na utlo at launay. Dinggem. Sinisira ko na rin yung karir ko. May karir ba ako? Wala naman. 8633-3249. Ay, nako. Tarararat. Tadandarandan. Dong-dong. Wen kanto. Ay unay. Unay. In the yunin kanto. Si Basyang, sabi niya. Bati inakmatan awan ama ng nay, inyakan nay, manong! Apay ngayon nay, mangilawlawan mo nay! Oh! Nya
ka na, manong, manong, manong! Ay, nako. Hello kay Joanna May Otrera, Potrax, narating ko na, Benante Shea, Maria George Shubal, Luth Likudan, Edith Cruz, Jean Montales, G. Atienza, Jean Desiree Inigo, at Lilia Pagotto. Sa mga saan naman natin sa Energy FM Facebook page. Woohoo! Maya Bernal, manong dyan. One manang Nay. Apay ngayon, Nay. Manong! Sa amin ganyan, no? Bawa, ano, hepe, hihingi ako ng ano, hepe, alam mo yung ano, kamansi? Diba? Ang Ilocano ng kamansi, pakak. Diba, ano, hepe, no? Bawa, alam mo, pupunakit sa bahay ninyo, diba? Oo. Tawa, sabihin ko. Sabihin ko, ano, Epe! Pakak nga! Ayoko na! Hindi ko na kaya! Ganun, ha? Pakak nga! Hello kay Jen Mendoza. Balikan yung pati Elme Villaroya Richard Padua. Ay! Scalawags. Ha? Oh, ah, oh. Ito yung ano, yung nakasalamuha ko dun sa Yellow Cab sa NLEX. Regards sa ospital ng Tondo, nurses, dati kong kasamahan, ha? Dati kong pinapakinggan namin dyan 12 years ago. Thank you sa 12 years ago, ha? Anay. Pusok, sabi nila yung pakak is kamansi. Oo nga, pakak nga. Oo. Pakak. Oo. Sa Ilocano, mga pangga, di ba, Hepe? Sa Ilocano, ang kalabaw ay nuwang. Diba? Alam mo kung Ilocano ka and you grew up saying nuang, hindi siya weird eh. Pero pag ano ka, pag Manilenyo ka, tas narinig mo na ang tawag sa amin ng kalabaw na napakalaking hayop ay nuang. Nuang? I'm a very proud Ilocano. I'm from the North. I love North, mga bangga. Ha? I love the culture sa North. Ha? I think we have the most unique. Oo. One of the most unique cultures in the world. Na sana buhay pa rin hanggang ngayon. Diba? Oh. Sabi ko nga sa inyo, diba sa amin, meron pa rin yung taga-iyak sa patay. Alam mo yun, Hepe? Yung taga-iyak sa patay, diba? Ang tawag sa amin nun ay dung-aw. Dung-aw ang tawag. At very unique yan, mga pangga, ha? Yung tono na yan. Ay naman yung kamay sa yung bati na kami na di ka pa yung mga nagpakpakala ang yame. Mga bangga, no? I grew up listening to that, yung tono na yan. Yan yun, oh. No, nung natira ako sa Manila for 8 years, tapos nakarinig ako ulit, na-realize ko na unique pala sa amin yung tono na yun. Unique yun. Oh, sa amin lang yan. Diba, sila yung mga pinakamatatanda sa lugar. Sila yung taga-iyak sa namatayan. Dung-aw ang tawag. Agdung-aw. Anay, pusok. I'm very proud of Ilocano here. Kaya na nakaraan, mga pangga, alam niyo ba yun? May gumagawa ng issue. Pinagtatawanan ko lang yung kultura ng mga taga-Norte. Huwag nga. Gawa kayo ng issue, mga pangga. Yung ano, yung... If you're new sa show, di ba, and you give me something, di ba, you better substantiate it. Ayo, Hepe, substantiate. Na hindi ko alam yung spelling yung substantiate niya.
Ayan. Taka po, sa mga hindi nakakalam, ay small version na lang ka. Parang ganun. Oo. Pakak. Oh. Abigail Obaldo, hello po. Ayan. Oy! Hansel! Kamusta ka na? Oy! Kailan tayo magkikita? Nagkikita tayo ng wedding mo, brada. When you're... Are you in the Philippines? I mean, if you're here, let us know so Marky and I can come visit you wherever you are. Alam mo naman ang Papa Mark mo, naghahanap ng lakad yun. Are you in the Philippines? Are you not? Ay, sorry. Substantiate. Si Pia Talos, akala mo, kinorek pa ako. Yan ba spelling? Ay, no. Ay, lang sa mga Ilocano, kagaya ko, mga pangga. Ito si Rui Chanteng, eh. Pahamak, eh. Sabi niya, oh, masks, bumilog ang mukha ng Papa Jackson. Actually, alam niyo ba kanina, during break time? Oo. Kanina, tumawag ako kay ano, gandang kara. At ang sinabi ko lang sa kanya ay, sabi ni Hansel, sige, pag-uwi mo. Pag-uwi mo, bro, magsabi ka, ha? Mag-gira tayo. Anyways, tinawag ko si gandang kara ngayon lang bago tayo tumanggap ng caller ulit. Sabi ko, hello. Sabi niya, bakit? Sabi ko, uy, ang taba ko na, te. Ilang sinabi ko. Sabi niya, lang, mag-badminton na tayo. Sabi ko, sige na, tara na, gawin na natin. Badminton, pag-uwi ko ng bahay, puro ako pasta kinakain. To si Vivian kasi. Teka nga, tatawagan ko si Vivian. Ay, wait lang. Tatawagan ko lang si Vivian. At tanong natin kung anong pagkain sa amin. Kuya. Yan. Anong pagkain? Yung pakbet po kanina, kuya, tsaka tortilla kalabasa. Ah. Sige. Ano ka po, kuya? Thank you. Sige pa, kuya. Pakbet at tortang kalabasa. Nagutom ka, hepe, no? Sarap nun. Oo. Wow! Sarap! Akbet! Oh my God! Ay! Umuwi na kaya ako para makakaya ang akbet. Bye-bye! Ito na ang gabi na ikaw ay aalis at iiwan mo ako. Sana ay umaga na. May caller, kausap niya pa. Sige, baka makapasa. Kung hindi, di... Magano nga tayo. Mag-River Maya tayo. Tapos mag-play tayo ng... Ayan. Eraserheads. Woo! Bago yan, ha? Tapos, mag-play tayo na Eat Your Worms. Akin ka na lang. Sarap naman ang tugtugan natin. So, play tayo ng Sugar Free. Ano? Spell na sugar. Hari ng sablay. Woo! Sarap! Mag-play tayo ng buwan. Yan. Siyempre, hindi mo wala ang buwan. Okay. Alright. Hepe, wala ang caller. Naglaho. Oo. Eto mga pangga. Coming from River Maya with a song Bye-bye na. Pero hindi pa ako uwi, ha? Anong malls? 11:15 pa lang. Ay, marinig ng bossing ko. Ah, pa-uwi ka na 11:15, ha? Wow, ha? Oo. Wala tayong trabaho lang. Alright, mga pangga. Pangga, we are in number 106.7 Energy FM. Mga kung sabihin radyo, sabihin mo. Energy!
Son, are you ready to learn something today? Let us explore. Oh, it's a caterpillar. This helpless caterpillar will be enveloped by a cocoon where a change is taking place and a butterfly will come out. Just like us, anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun.